Nabaliche sa Pangasinan, 4 hours, 11 minutes, ayan ang travel natin. Dalawa ang way na pwede natin puntahan, either Nueva Ecija or papa Tarlac City tayo dadaan. Pero ang pupuntahan namin ay Tarlac City para mas madali. So dito kami manggagaling, 4 hours, 6 minutes, papuntang Pangasinan, 188 kilometer. May 1.5 hour pang matitira dyan papuntang La Union kasi magsisimba muna kami sa Church of Manawag at ayan ang dadaanan natin. Balak sana namin mag Nueva Ecija kasi mas familiar ako doon. Kaso delikado sa bypass road kasi medyo maulan at marami akong nababalitaan na medyo sira-sira yung daan. So mas nag-choose na lang kami pa Tarlac City para at least mas matao. Mas nakakatakot kasi dumaan sa bypass road dahil mas maraming truck na makakasabay. Ayan ang way natin. Punta muna tayo sa Manawag Church para magsimba at kumain. Good morning guys! Andito kami ngayon sa Novaliches. Dito kami manggagaling, papunta ng La Union. Pero bago tayo makarating ng La Union, pupunta muna tayo ng Pangasinan para magsimba sa Manawag Church. So ang ETA natin is 4 hours lang. Andun na tayo sa Manawag Church. Tapos I think 1 hour to 1 and a half hour papuntang La Union. Pero since Sunday ngayon, today is June 20. What's day today? 20? Ano date ngayon? 25. It's June 25 today. So Linggo, actually naging maulan itong mga panahon na to. Pero sinugal namin na nakapagpabook na kami sa may Surfers Villa. So sa Surfers Villa, binayad namin is 1,700. Nag-down payment kami ng 850 para siguradong may pwesto na tayo pagdating doon. Tapos nagpa-full tank na rin ako kagabi para dire-diretso tayo. Kita niyo yung bag ko kanina, nagdala na ako ng waterproof na bag kasi mahirap pa nag-uulan. Nagdala rin kami ng payong tsaka dalawang kapote. So Linggo naman ngayon, tuloy-tuloy lang ang biyahe. For sure hindi naman matraffic yan. Bukas kami uuwi ng Lunes din ng tanghali. Check-in namin ay 2 PM, check-out is 12 PM. Kahit may bagyo, tuloy-tuloy yung lakad eh, no? Okay lang yan kasi, ay ko, minsan naman hindi naman ganun ka-accurate yung weather forecast natin. Kaya ipag-pray na lang natin na sana wag bumagyo. At wag na rin umulan. Okay lang kasi mainit eh. Mahirap yung umuulan eh. Ayun yung nagpapahassle sa daan eh. Yung madulas na yung daan tapos basang-basa ka pa. So guys, ito mag-uumaga na. Dahil mag-uumaga na, para mawalaan to ko, binigyan ko ng kabay yung sarili ko. Ayan, tina-top speed ko 107. Yumuyo ko ako konti 108. So ito yung top speed ko 108 kasama yung OBR ko. So all stock lang naman lahat ng nakakabit sa motor ko. Tsaka ngayon ko lang talaga ginawa to, ha. Ayan, 108. Sagad na yan para sa akin. Benda ng view, oh. Guys, 6 AM na. Kita nyo naman yung hamog dito. Lamig sa mukha. Si Kuya nasa harapan kanina, wala pang helmet eh. Hindi kaya ginigino sa hamog. Ano yan? First time ko dumaan sa gantong hamog. Yung ramdam na ramdam mo talaga sa mukha mo. Kala mo na sa Baguio ka eh. Na kami eh. Manawag Church. Ito pala entrance dito ba? Saan yung parkingan? Parking alam ko. Entrance ba nung saan ba yung church, entrance sa Church of Manawag? Parking alam ko dito sir. Dito? Dito. Dito yung simbahan? Hindi, yan na po yung... Eh, yun yung mismo simbahan. Diyan din yung parkingan. So, salamat parkingan po. Dito yung basic. Pagpapark lang po. Salamat. So, maghanap lang kami ng parkingan. Pasalubong, mga puto. Yung gusto ng girlfriend ko yung puto dyan eh. Make park muna kami. Mamaya na yung bayad no? Pagka ano? Mabayaran na ba? Oo, oh, mamaya na. May resibo lang. Ah, sige. 40?
Guys, ito, order ko ng barbecue, 120 na gas ko dito. Medyo mahal yung kape, pero okay lang. At least, makakain na rin kami at makapag-recharge. Ayan guys, so, imagine nyo kung naka-rubber shoes kayo, diba? Kaya maganda rin yung nagbo-boots eh, pag naglo-long ride tayo. Kahit pang daily, okay din to. So guys, kakatapos lang namin sa Manawag Church. Ito, 1 hour 56 minutes, 88 kilometers papunta ng La Union. Tara. Dire-diretso na to papuntang Surfers Villa. Tignan natin kung mag-stop. Malapit naman na rin yung coffee shop na pupuntahan namin eh. So yun, medyo nakapag-almasal at nakapag-kape at nakapagpahinga rin kami kasi medyo masakit na rin sa puwet kanina. Nakangalay na rin sa puwet eh. So nakapag-recharge tayo. Malamig pa rin pero yeah, medyo maaraw na. Pero mas maganda na yung maaraw kaysa sa maulan. Kaya swerte pa rin tayo ngayong linggo sa ride natin. Pinagbigyan tayo. Okay, so pagdadaan kayo rito, alam nyo na nasa La Union na kayo. Dahil nandito yung board ng nakalagay na La Union. Ayan na siya. Ayan na yung sign niya. At alam ko, pag dinaretso nyo yung way na yan, dyan yung pa bypass road. Hindi ako nagkakamali ha, dyan yun. May ikutan kayo dyan bago kayo dito eh. Iikutan kayo dyan eh. Here we go! Lapit na kami! So, papa-car wash muna kami. Para malinis din yung boots ko. Mas meron kayo, no? Basa tubig na may basahan. Linisin ko lang din. And salamat! Punasan ko lang yung boots ko. Dumi oh. So, ito yung nabutas sa akin. Yung naaksidente ako kasama si PCX. Waterproof naman yan. So guys, ito tapos kami magpa-car wash. Isang daan yung binayad namin doon. Tapos may kasama naman na Manhattan Tire Black. Medyo mahal pero kasi kailangan ko rin magpalinis kasi sobrang dumi ng motor tsaka yung boots ko. Tapos medyo nadudulasan ako sa putik na dinaanan namin. So medyo nakakapit pa siya sa gulong. Kaya pag medyo bumangking ka, mararamdaman mo yung dilas. So ngayon ko lang naman ginawa yan. Usually kasi ako talaga naglilinis ng motor ko. So ito guys, tuloy-tuloy na tayo. Mamaya pupunta rin pala kami sa may Baluarte Bell Tower. Yung bilog na mamaya makikita nyo. Hindi ko alam kung paano ko siya i-explain eh. Pero pupuntahan natin siya. Kasi 2 PM pa ang check-in namin. So pagkababa nun, baka mag-Elunion Cafe muna kami. Tapos dumiretso tayo ron. So yan guys, sa labas oh, may mga nagana na ng tarpaulin. Grape speaking daw. So guys, 3 minutes na lang, nandito na tayo. Grabe, ito na yung isa sa mga pinakamalayo ko napuntahan. Sa Gineja, 256 kilometers. Dito, 254. Pero since pupunta tayo ng Baluarte, medyo mas malayo itong ride ito. Kaya ito yung pinakamalayo ko napuntahan sa pagmumotor. 2018 pa huling punta ko rito. Bag stop. Mad Monkeys. Alam ko dito yung tagpuan eh. Ito yung Mad Monkeys. Dito dati. Ito yung tagpuan mismo dati. Ito ata yun eh. Pero sarado pa. Ayan niya. Dito yan, love. Diyan tayo kakain mamaya. Dito. Ayan yung tagpuan. Tapos sa kabila, pag nilakad mo yung beach na yan. Ayan. Ang dami ng turista rin, oh. Mga nag-swimming. Kasi walking distance lang yan eh. Banda rito kami nakastay nun dati sa Veronica's Lodge. 1,200 pesos lang sa Veronica's Lodge. Problema, puno sila. Kaya wala kaming choice, dito na lang kami sa may Surfers Villa na 1,700. Dito may pay parking naman guys oh. May mga pay parking naman dito. Kung wala kayong hotel, gusto nyo lang mag J-stay. Pero di ko pa alam kung magkano kasi di ko pa pinasok eh. May parking nga naman kasi ata sa Surfers Villa na pupuntahan namin.
So mamaya lalakarin na lang namin to papunta ron. Ito yung El Union Cafe. Dito ata yun eh. Daming tao ata rito. Pero mag-uwian niya kasi Lunes na bukas eh. Surfer's Villa. Surfer's Villa. First time kasi namin dito kaya di pa namin alam. Sana. Crisante Hotel Restaurant. Ganda rin eh. Ah, ito nakita ko na. Sa kanan. Ayan yun eh. Mga kubo-kubo. Pero saan ang entrance? Ito. Ito na. Surfer's Villa. Buti may parkingan sila rito. Okay, park muna tayo. Saan po pwede mag-park ang motor? Saan po pwede mag-park ang motor? Sa gilid na lang pwede na. Thank you. So iiwan na lang muna namin yung gamit nito dito habang maglalakad-lakad kami sa labas. Papalit na rin ako ng chinelas para suwabi lang yung lakad natin. Pupunta muna kami sa may reception tapos mag-inquire lang kami kung oras kami pwede pumasok. So guys, andito na tayo sa ano, 'di ba? Saan ba 'to? Ano 'to? Surfer's Villa. So andito tayo sa Surfer's Villa, 36 minutes, 29 kilometers papunta rito sa Baluarte. Ganyan siya kalayo. Medyo malapit lang naman. Ayun oh, dediretsahin lang natin 'yan. Kasi pagbalik namin dito mga 1:30. Sakto kaming check-in. So guys, alis na kami. Lubat na rin yung intercom ko. I-off ko na. Charge na natin mamaya. So alis muna kami para pumunta sa Baluarte guys. Pwede nyo rin itong puntahan. Pwede nyo rin itong puntahan pag andito kayo. Kasi malapit lang naman. So guys, pag wala kayong dalang mga motor, may mga tricycle naman dito. Pwede kayo magpaturo dun sa may Baluarte. Pwede kayo rin sa may lugar na may surfing area. Yung may mas magandang surfing kasi dito mahina yung alon. Location na mas maganda yung alon. Ayan, may gasolinahan din dito malapit o. Oh. Ayan, may minimart. Pag may kailangan kayo, bibili kami ng ano, off lotion kasi nga nandun kami malapit sa may parang ilog eh malamok kaya yun yung hindi namin gusto sa pinagstayan namin ngayon pero okay lang sana wag lang maging malamok mamayang gabi most of the time nasa labas naman kami katulad ngayon ikot-ikot kami pero pagkabalik dun papahinga muna kami charge muna kami saglit tapos sa labas tayo pag medyo pa sunset na sa beach pag di na mainit para maligo. So yan guys, 3 minutes na lang, malapit na tayo. Si ano ba ito? General Luna? Si General Luna ata yan eh, no? Okay siya yan. Ay wait lang, mali ang dam ko. Tama. Ha ito, ito na pala. Sa loob dito. Oo. Kaya tayo na. Ay hindi, joke lang. Wrong way. Mali ang pinasukan ko. Sa kabila. Dito, dito, sa kaliwa. Sorry, sorry, mali. Shit, naligaw po ako, sorry. Dito pala daan. Sorry, sorry, naligaw. Dito, dito. Naligaw ako dahil kay General Luna. So may kita nyo guys, may mga turista rin. Yung iba kasi bago umuwi ng Manila, Linggo kasi ngayon, bukas Lunes, padaanan muna nila to. Stop over muna sila tapos diretso uwi na kasi checkout is 12 in the afternoon usually eh 11 na para hindi masayang yung oras din nila diba tama naman so ayan na oh yun o ang problema ay parking sana may parking eh puno kasi hindi siya puno tumigil lang diyan kami papapicture kasi ang daming tao okay lang yan. Oh, may restaurant na rin dito oh. Mukhang maganda siya oh. Tapos kita niyo yung view ng beach. Ano name? Lola Mendings. Estimated
Established 2020. Estimated dyan sa link. Established pala. Ah, pwede na mag-park motor dito kasi mainit. Wala bang, doon tayo sa may lilim. Ayun, doon tayo sa may lilim. Lililim lang kami, guys. Pero gusto ko picture yung motor. Pipicturean ko yung motor dito. Wala, baba muna ikaw. Pipicturean ko lang dito. Sorry. Picture ka ta. Ako? Oo. Tagal mo yung ano mo cover. Picture rin tayong dalawa. Yan. Gano po. Saba. Ayay! So dito lang tayo sa may lilim, guys. Para hindi tayo nakabila dun yung motor sa ano. Arawan, may pagkain pa naman kami puto rito, baka masira. Pero tatry ko makipasok sa ref doon sa may pinag-i-stayan namin. So magpipicture muna kami sa may baluarte. Ang daming tao sa loob. Shit ako rito. Pero pwede naman pumila ron. So guys, dito nga may mga bilihan din dito. May mga coffee shop, may buko, may pang merienda. Sobrang init lang kaya maganda magdala kayo ng sombrero at payong. Kasi medyo mainit talaga. So may mga lalapit sa inyo rito, sila magpipicture sa inyo. Inabot namin 50 kasi kayo na raw bahala. Yan yung babae na nakapink na sombrero, siya yung magpipicture sa amin. Makaganda yung mga shots nila, sobrang sulit naman. Tsaka 1 to 1 yung picture na yun. Kaya ayun, try nyo rin sa kanila kasi ang ganda na makakuha nila. Ito sample. Buko break after magpapicture. And guys, so napagpa-picture na kami. Ay, may ADB 160 rito. Medyo mainit lang, sobrang init. Pero okay na yan, kesa nga umuulan. So yan, nagdadagsahan pa rin yung mga turista, pero iba pa uwi na. Meron din dito ano yung bahay na bato, pero din na namin pupuntahan. Pag pupunta kayo rito, maganda magstay kayo mga at least sa 2 nights. Kasi ibang lugar, katulad ng falls, din na namin pupuntahan kasi kulang na kami sa oras. Pero kayang-kaya yung motor yun eh. Tanggadan falls if hindi ako nagkakamali. So ito, babalik na kami ng hotel. Nung pinag-i-stayan namin. So guys, see you sa Surfers Villa na lang. So nakabalik na kami rito sa may Surfers Villa. Ito na nga. Ito lang yung isa sa mga hindi namin nagustuhan yan. Yan yung lawa na yan. Kasi yun yung nagsasanhi ng maraming lamok sa tsaka insekto. Pero nung gabi naman, nasasarado nyo lang yung bintana nyo para hindi kayo pasukin ng lamok. Okay naman, so far na smooth naman yung tulog namin kahit wala kaming off lotion. Ayan. Tapos sa parkingan, maluwag yung parkingan nila. So ito kami, Fugao number 3. Silipin natin yung taas. Chineng! Ooh, may libre na silang kumot, 2 tuwalya. Nagdala rin kami ng sarili namin tuwalya kasi hindi namin alam na may libreng kumot. Ayun, ilaw, electric fan. Saksakan. Saksakan at 2 tubig, libre nila. So ito pala, may password din tayo rin ito ng wifi. Free wifi din sila. So dito ko nalang nilagay yung 2 bag namin. Tapos dito yung ibang gamit, sa buka na lang. Kasi ang hirap pag doon mo pa kukunin yung gamit eh. Tapos yung hanger, sinabit ko na lang dito. Dito yung helmet namin nilagay sa likod. Sa likod lang na pento. Wala naman kukuha niyan kasi may camera din naman sila dito. Yan, tayo-tayo lang naman tayo. Tsaka maririnig nyo naman sa gabi kung may akit sa kubo nyo eh. So ito, magliligo muna kami. Muna kami kasi pawis sa pawis na rin kami. Tapos lalabas tayo mamaya sa tagpuan. Ayan guys, so naulan. So ngayon napupunta kami sa tagpuan. Dala kami yung payong. Payong. Tara. So doon muna tayo kakain. Maglalakad na lang kami papunta doon, simula dito. Tara.
after kumain, kailangan ibalik yung bowls. Yung mga basura, itatapon din. Self-service dito eh. So habang naglalakad kami, dami naman nakikita ang basura. Sana sa mga turista, kung hindi nyo kaya maglinis, wag na lang natin kalatan. Kasi tayo-tayo lang din naman gagamit ng isla na to, diba? Sana mapanatili natin yung ganda ng dagat. Kasi ito, dami rin kumakain sa dagat. Okay na naman yan, pero wag sana magtatapon ng basura. So ito yung tsura sa gabi. Kakabalik lang namin galing sa beach. Ayan o. Ito yung mga ibang sinampay namin sa ilalim. Iba na sa ibabaw. Kakain kami sa kabsat. Pagkalabas mo dyan, kakanan ka, kabsat na. So guys, dito sa kabsat, punuan sila. Pero mabilis din magkaroon ng bakante. Kasi tuloy-tuloy naman yung pag-assist nila. Tsaka ang sarap ng pagkain nila rito, sobrang quality. Kasi isipin mo, dinadagsa sila ng maraming customers, pero na-maintain nila yung quality ng pagkain. Hindi madaling trabaho yon. Pero ito nga, binigay nila, naubos namin lahat ng pagkain namin. Munti ka na rin namin makain, pati yung mga plato nila. So guys, tapos na kami kumain. Ito, pupunta lang kami ng Flood San Jetsam. As usual, maglalakad na lang kami kasi sobrang lapit lang talaga. Punta kayo ng La Union, huwag niyong kakalimutan dumaan dito. Sobrang iba yung vibes dito. Nakakuha rin kami ng upuan pagdating namin. Basta huwag kayo sobrang late pupunta kasi maubusan agad kayo ng pwesto, lalo na pag weekends. So ito yung drinks na binili namin. Tapos fries, tigisa lang kami kasi suabi na rin kami rito. Tsaka masyadong expensive din yung mga drinks nila. Natin sila fries. Hello guys, we're back na rito sa Surfers Villa. So galing kaming Flotsam. So ayun, okay naman yung adventure namin ngayong linggo. Smooth naman kasi hindi naman kami nabutan ng ulan. Mambo na siya nung mga hapon na rito. Pero sa biyahe namin the whole throughout, hindi naman umulan. Tapos so sobrang sulit ng mga pagkain dito. Medyo magastos lang pero minsan lang naman to kaya okay lang. Tapos sa accommodation naman namin, okay naman siya. Naman yung kama malambot, tapos hindi naman siya mainit kahit electric fan lang. So, $1,700 ulit yun. Wala yung aircon. Magdala na lang kayo ng off lotion kasi malamok talaga kasi nga nasa parang may ilog sa ilalim nito. Kasama sa, ano nila yan eh, parang team. So, yun guys, pag pupunta kayo rito, mag-ingat kayo and mag-enjoy. Thank you for watching our channel. Keep liking and subscribing and watching my videos. Thank you so much, I appreciate those. See you on our next videos. Bye-bye.